So, ito yung torque cone bearing. Torque cone bearing dito nilalagay yan. So, ito siya nakakabit na. Ayan. Ayan o, yung silver na yun. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng produkto ng Pitsbike. As you can see, meron itong maliliit na bearing sa loob. Kaya, nagtitwist yung cone na mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung gamit. Testing lang ako ng produkto ng Pitsbike. Ito yung tinatawag na torque cone bearing. First time ko gamit ng product ng Pitsbike. First time. So medyo matagal ko na kasi hindi nagagamit yung motor ko. Itetesting ko muna siya nang hindi nakakabit. And then mamaya ikakabit ko siya. By the way, ako nga pala si John Penn. And kung bago ka lang sa akin channel, please consider subscribing. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayun, yung torque cone bearing is nilalagay doon sa torque drive. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano and kung paano yung gamit niya. So testing ko muna yung motor ko nang dinakalagay yun para malaman ko yung kung ano yung pinagkaiba. Tara! Abang kinetesting ko yung motor ko, explain ko lang itong torque cone bearing. Ito yung ginagamit bilang torsion control na doon nilalagay sa center spring ng torque drive ng motor. So lahat naman tayo, madaling maintindihan ang salitang control. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng torsion? Ang meaning nitong torsion is kapag nag-twist yung isang bagay dahil sa pulling power or tinatawag na torque or sa Tagalog hatak. Pero marami sa Pinoy yung torque tinatawag nating arangkada. Pero mas tama yung term na hatak, no? So pakita ko sa inyo yung itsura ng produkto ng Pitsbike. As you can see, meron itong maliliit na bearing sa loob kaya nagtitwist yung cone na mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung gamit. Anyway, kinas ko lang naman ito para dampian ng konting grasa. Hindi ako sure nung dapat ba talaga lagyan dahil first time kong gumamit nito. Tara, kapit na natin yung torque cone bearing. Puta, init. Sobra. So, baka mamaya ako nalakabit dahil sobrang init. Ano, dito ako magkakabit eh. So, see you mamaya. Although maraming brand ang nagkalat na nagbebenta nitong torsion controller, pinili ko itong Pitsbike na brand dahil ang nag-influence talaga sa akin para i-consider na try gamitin itong torque cone bearing is si sa vlog ni Sir Christian Espinas na kilala ng marami bilang si Grismo, na very skillful na mekaniko. At ako naman, very pogi lang. Shoutout po sa inyo, sir. Anyway, di lang naman ito yung reason kung bakit ko pinili ito. Nag-research pa din ako, no? And correct me if I'm wrong. Tama kayo. Ako naman eh. Na malosi na brand yung unang gumawa nito. Pero pinaka-cone lang yata yung binibenta. I mean, yung cone lang yung binibenta nila. Wala yung bearing. So, yun. Ako mismo sa inyo. Bali, ang gagawin ko ngayon is magkakabit ako na itong Pitsbike torque cone bearing. So ito kasi Aerox, pang Aerox 155, pero pwede siya sa MIUI 125, MIUI Soul I125, Nmax, and papakita ko sa screen ko saan mga pwede siya, no? So nagalaga itong torque drive, tapos pakita ko kung paano ikabit to. Ayan. So ito yung torque drive. So nagpatulo ako, papabaril ko na lang sa ano, sa tatay ko, no? Pa ganun pa. Pa ganyan. Yan. Oh. Tingin. So, ito yung torque cone bearing. Torque cone bearing dito nilalagay yan. Ayan. Para, kasi malinis. Pag, hindi okay na. Pag walang torque cone bearing yan, ayan, itsura nyo. Ayan, gaganyan lang yung possibility, mag-twist yung spring. So, ito, added tension sa spring, and then, mas madaling mag-ikot. Ayan. So, yan yung tinatawag na torsion control. So, ayan, kakabit na natin.
Paikpit yan, diba? Hmm. Isa pa. Tama naman. So, yun, nakita nyo na kung paano kinabit. So, ito siya nakakabit na. Ayan. Ayan o, yung silver na yun. So, kakabit na natin. Babalik na natin siya. Hindi naman siya madumi. Kaya, nakabit na, ano. So make sure nyo maayos yung pagkakabit nyo dito. Kasi I think nagkamali ako kanina. Medyo nakorbo to. Kaya siguro sa nakalas ko na ito, papalitan ko na to. Itong nut na to. Hindi naman korbong-korbo nyo, pero slight na ako. Kasi kailan lang din ako nagkakalas na itong CPP. Pagkakabit ko na ito, itetesting ko na para malaman ko yung pinagkaiba nila. So may added tension sa spring. So another RPM. Konting-konti lang naman. Hindi ko alam kung anong magiging pangyarap ng pagpina-undergo. And hopefully maging maganda. No? Testing natin siya sa labas. Let's see kung diyan lang, bigyan tayo sa lugar namin. Kung anong magiging performance. Sana magiging maayos na. Nakabit ko lang, natapang ko lang, then labas tayo sa bed. Kung nakabit ko na itong torque cone bearing, I quite understand na kung bakit ginagamit ng karamihan ito bilang pangtono ng kanilang CVT. Dahil nga magkakaroon yung spring ng added tension or RPM ng slight lang. Depende sa unit ng motor mo yung center spring. Ha. Example, kung kailangan mo is 10,050 RPM or 880 RPM, ito yung kailangan mong ilagay dahil wala ka naman mabibiling 10,050 or 880 RPM na spring. At kung tatanungin mo ko kung ilang RPM yung madadagdag, yung sakto ha, hindi ako sure kung ilan. Siguro 50 or 80. Di na ako nag-research kung paano i-calculate yung madagdag na sa ilang millimeter na torsion control na yun. Kayo na lang yung mag-research. So after ng ilang linggong pag-testing nito, mas ramdam ko na most of the time, mas maganda hatak ng motor ko. In a way na ngayon, mas consistent siya sa kung anong hatak meron yung motor ko tuwing pinipihit ko yung throttle. And yun ay base sa experience ko. Ah. And take note, first time kong gumamit nito dahil baguhan lang din naman ako. So okay ba? Ano yung experience nyo gamit itong torsion control? Kung nagamit nyo na, just comment down below or kung may idadagdag ka na kaalaman, i-comment mo na yan. At kung may tanong kayo, comment nyo na din. Like nyo yung video kung nagustuhan nyo. Dislike kung ayaw nyo. Subscribe to my YouTube channel. John Penn here. I'm out.